Magluto naman tayo ng spicy bihon pancake gamit ang leftover na pancit bihon. Makikita ninyo yung kompletong lista ng mga ingredients sa katapusan ng video na to. Tara na, umpisa na natin. Pinagsasama ko lang yung harina at yung cornstarch sa isang mixing bowl. At hahaluin ko lang itong mabuti. Gumagamit ako ng wire whisk. Once na mahalo na mabuti itong dalawang sangkap, ay naglalagay ako ng itlog. Dalawang pirasong itlog lang ang kakailanganin natin para sa ating recipe. Once na malagay ng itlog, ay itutuloy natin ang paghalo. Importante na mahalo nating mabuti itong itlog kasama yung mga dry ingredients. Kaya naman itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa maging smooth na ang texture nitong ating mixture. Nakagaya nito. At this point ay maglalagay lang ako ng pampaanghang. At ang gamit ko ay chili paste. Pagdating sa anghang, nasa sa inyo kung gaano karaming chili paste ang gusto ninyong ilagay. Pwede rin kayong gumamit ng siling labuyo o ng Thai chili. Basta i-chop lang natin ang maliliit na piraso. At titimplahan ko na rin ito. Naglalagay lang ako ng asin at ng ground black pepper. At pwede rin tayong gumamit ng ground white pepper. Itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa maging well-distributed na lahat ng mga sangkap. At ilagay na natin itong ating leftover pancit o yung natirang pancit na niluto natin kagabi. O yan yun. Kukuha lang ako ng kutsara para paghaluin yung mga ingredients na nandito sa ating bowl. Basta siguraduhin lang natin na nahalo na natin yung pansit at na-coat na ito ng ating mixture. And at this point ay ready na to. Pwede na nating iluto. So ang gagawin natin, lulutuin natin ito sa pamamagitan ng pagprito. Kaya ihahanda ko na itong aking pan. Papainitan ko na. At maglalagay na ako ng mantika. Pabayaan lang muna natin na uminit na itong mantika. At pagkatapos niya ay ilagay na natin yung green onions o yung dahon ng sibuyas. Pagdating naman sa dami, kalahati lang muna ng total amount ang aking nilalagay. At huwag na nating patagalin ang pagluto sa green onion, ha? Baka kasi masunog yan. Kaya dahan-dahan na nating ilagay yung ating mixture na merong leftover na bihon. At pagkatapos ay i-spread ko lang ito. At i-adjust ko lang yung apoy o yung ating init sa medium. Itutuloy ko lang ang pagluto ng 1 hanggang 2 minuto. O hanggang sa maluto na yung ilalim. At habang ginagawa ko yan, yung natitira pa na green onion ay ilalagay ko na sa ibabaw. Mas maganda sana kung non-stick pan ang ating gagamitin para sigurado tayo na hindi dumikit itong ating niluluto dito sa ating lutuan. At malalaman natin kapag ready na yung ilalim na part kapag kinalog natin at nag-slide na ito. Nakagaya niyan. Ibig sabihin pwede na nating i-flip. Itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 1 minuto pa at ililipat ko lang ito sa isang serving plate. At i-serve na natin. Nilalagyan ko to ng banana ketchup para sa akin yun ang pinaka-perfect na condiment. I-slice lang muna natin. At maglalagay lang tayo ng ketchup sa ibabaw. Ito na ang ating spicy bihon pancake! Tara na! Kain na tayo!